Sino ka at bakit ka narito? Hindi mo ba alam na kamatay lamang ang makukuha mo dito? Kaya't umalis ka na bago pa dumating ang serpiente. Nagbibiro ka ba? Hindi ko kailangang mamatay ka pa sa aking harapan. Kaya't umalis ka na at isipin mo ang buhay mo makikitid. Ay naku, Juan. Hindi ko nais na ikihabagin. Marahil dahil lamang yun sa aking pagmamahal. Juan! Ang serpiente! Agad na nilabanan ni Don Juan ang serpiente. Ngunit dahil sa labis na pagmamahal ni Leonora, ito ay nag-alala. Tinawag nito si Juan para makapagpahinga. Juan, narito ang mabagsik na balsamo. Sa bawat pagputol mo ng ulo ng serpiente, ay ibuhos mo ito upang hindi na ito tumulupa. Nang makalabas na sila Leonora sa ilalim ng balon, ay napansin niyang nawawala ang kanyang dramatic sing-sing. Naiwan niya ito sa kanyang palasyo sa ilalim ng balon. Naku, Juan! Naiwan ko ang aking dramatic sing-sing sa aking palasyo. Galing pa rin sa aking ina. Salamat. Nagtaling muli ng lubid sa baywang si Don Juan upang balikan ang kanyang diamanting singsing na nasa palasyo sa ilalim ng balon. Humingi ng tulong si Don Juan sa dalawa niyang kapatid, ngunit hindi nila inaasahang ito ay magtataksil at puputulin ang lubid. Ito ay labis na ikinagalit nila Leonora at Juan sa mga kapatid. Juan! Lapas tangan! Kapatid mo yun! Bakit mo pinutol ang lubid? Nais ba ang kamatay ng iyong kapatid? Leon mo ako. Nais ko mapag-isa. Dahil sa galit ni Leonora, ay naglakad siya hanggat nakita niya ang kanyang alagang lobo. O aking kaibigan lobo, puntahan mo si Don Juan. Kung siya may nasaktan, iyo sanang gamutin ang kanyang mga sugat. Sabihin mo hindi ko kagustong iwan siya dito sa balon. Kami ay pinilit lamang ng kanyang mga taksil na kapatid. Katapos kausapin ni Leonora ang kanyang alagang lobo, ay bumalik na siya sa magkapatid at kay Juan. Naglakbay na sila upang makabalik sa karyaang magpan. Pagdating sa karyaan ay agad yumuko ang prinsesa at nakiusap sa hari. Hindi po ako sumasamay, ngunit may salamang aking kahilingan. At ito ay pagpaliban muna ang kasal. Ako po ay may isang panata na 7 taon akong mamumuhay ng mag-isa. Sana'y mahintay niyo po ang aking panata bago pagsalan ng prinsipe. Ang hari ay pumayag sa kahilingan ni Leonora at hinayaan na siyang magpahinga. Araw-gabi, si Don Juan ang nasa isip ni Leonora. Sa kanyang kwarto, siya'y umiiyak at nagtatawag. Maririnig ba naman ang kanyang mga tawag? Malayo na nga ang kanyang minamahal at marahil ay hindi na rin siya naaalala. Don Juan! Mahal ko! Asan ka na ba? 7 taon sa iyong amang hari. Mas gugustuhin kong maghintay kaysa ikasal kitong Pedrong taksil. Ilang taon na ang nakalilipas, hindi pa rin sumusuko si Doña Leonora sa paghihintay. Hindi man sigurado kung ang taong mahal niya ay siya pa rin ang minamahal. O aking Juan! Hindi na ako namamalik mata. Ikaw nga ang aking nakikita. Kamahalan, dinggin niyo po sana ang aking sasabihin. Hiniling ko po sa inyo ang 7 taong kabutihan upang makaiwas ikasal kay Don Pedro Taksil. Ang totoong nagliligtas sa amin ng aking kapatid na si Doña Juana ay si Don Juan. Ngunit pinagtaksilan lamang siya ng dalawa niyang kapatid upang kami ay may dala dito sa kanilang bayan at paksal. Si Don Juan at si Doña Leonora ay nagpaksal na may kasamang pista. Ngunit sa gitna ng pagsabi ng kanilang mga panata sa isa't isa, pinatigil ang kasal sa pagdating ni Maria Blanca, ang tunay na mahal ng kanyang Don Juan. Hindi nakapayag si Doña Leonora, sa sobrang galit ay napasigaw. Hindi ako makapapayag. Ako ang nauna. Ako ang may mas karapatan. At sa ngalan ng Bathala, ang nauna ang may pala. Ngunit Juan,
si Leonora ay kinausap na dalhuan at binigyan ng payo. Tinanggap ni Leonora na iba na ang mahal na dalhuan at ibinigyan na siya kay Maria. Ngunit hindi rin naiwasan ni Leonora na malungkot. Ilang araw na ang lumipas. Si Don Juan ay pinili magbuhari sa Reynos de los Cristales, ang karya ni Maria, habang si Don Pedro naman sa Balbana. Napatawad na din ni Don Juan ang kanyang kapatid at binati bilang bagong hari. Dumating si Leonora sa araw ng koronasyon ni Pedro para batitin. Maligayang bati sa susunod na hari ng Balbana. Pedro, bukas pa ba ang posisyon sa paligiran mo? Napag-isipan ko lang ang sinabi sa akin, Juan. Nasubukan ko magmahal ng iba. At ngayon, handa na akong magmahal ng iba. Sama ka. Halika na. Baka hinaharap ka na nila.